amigo at amiga sa China, kami ng aking amigang asawa at si amiga ay nagpe-prepare naman ng special na, ano ba yan amiga? Sabi mo sa kanila. Tapsilog. Tapsilog, hindi po itlog lang yan, tapsilog ha. Yun. Siyempre, ang una mong iluluto ay? Itlog. Yun. Tapsilog. Ang tapsilog na to, hindi na yun basta sa binili sa bakalaw sa tindahan dito. Si amiga mismo ang nagtinta niyang tapang yan. Kaya special yung ating tapsilog ngayong umaga. Breakfast, wait, breakfast, O-W. Meron tayo dito ang olive oil, ang ginamit ni amiga. Meron tayo dito yung leftover nating kanin at ang itlog. Yan, ang ating tawag dito. Tapa, bawang at si amiga yun na yung kanyang itlog. At nabuo nga ang tapsilog. Yan. Amiga, masarap ba yan? Siyempre. Ilang araw mo siyang minarinig o yung tapang yan? Magdamag. Magdamag. Overnight po yung tapa na yan at talagang si amiga ay naglaan ng kanyang oras para sa kanyang tapsilog at binabad niya talaga yan. Dahil pinaghandaan namin ang breakfast nga namin ngayon. Kaya naisipan namin, gumising na maga, nag-alarm pa kami para mapag-breakfast lang. Kasi, para kasi kami, lagi kaming hapon o tanghali na kami magising, ang ginawa namin, maramdam na namin ang breakfast namin, nag-alarm kami para sigurado nakapag-breakfast kami kasama ang tapang ginawa ng aking amigang asawa. Ayan. Samahan niyo naman kami. Isang masarap na kain naman, isang masarap na umagahan naman ito dito sa aming buhay o W yung ginagawa. At kung kayo bago sa channel pa namin, kami po ay nasa Kuwait at ang mga ginagawa namin dito ay ang buhay-buhay po namin dito, gala-gala. Kung kayo ay bago pa lang sa aming channel. At mamaya, kaya po may nakaredy dyan, meron tayong gagawin na sisig. Pero ngayon, focus tayo dito sa ating tapsilog. Yan. Igutan natin ang kusina ng aming amiga sa mga bago sa channel natin. Ayan. Ayan, ayan yung cold flex natin. Ayan ang cold flex natin para hindi tayo bumili ng tawag dito, ng tubig. Di ba? Direkta na po yan at sigurado na pong malinis yan. Ayan, ito ang ating kusina. Ayan. At ito, madalas namin ginagamit ang air fryer. Kasi madali ang pagluluto. Sa katulad namin, na minsan na tanghali o hapon ng gumising at mapasok trabaho, napaka-useful na itong air fryer na to. Talagang mabilis lang at wala nang kailangan pang mantika. Pero pagka ganitong mga prito-prito lang, ginagamit namin ng aking amiga itong olive oil. Sabi namin amiga, kahit sa prito lang, mga katulad ng itlog, mga pag-isa-isa, mga pa-unti-unti lang, hindi pang deep fry kasi medyo mahal, siyempre yung olive oil, yung mga pang-isa lang, gamitin natin ng olive oil, kahit papano healthy-healthy din tayo, healthy living din tayo kahit papano. Ayan, naka-isang itlog na si amiga. Sa itlog, amiga, paliwanag mo at magkaiba ang gusto natin sa itlog. Amiga, paliwanag mo nga. Gusto niya, sunny-sign, napaka-well-done. Yun. Yan gusto. Sa ketchup nito, ayoko nung masyadong crispy. Ang gusto ko sa prito lang akong isda, yung medyo malasado lang. Yung malasado, yung hindi prito-prito. Hindi masyadong crispy. Yung kay Amiga kasi gusto niya lagi crispy. So, yun yung dito niya. Yan, no? Sana lagi po kaming subaybayan sa aming buhay tweet at buhay OFW. Makikita nyo yung buhay ng isang OFW, hindi lang malungkot, meron ding saya. Yeah. Meron ding mga happy-happy, nag-i-enjoy din kayo yung mga OFW at yung aming paggala, ikot-ikot, kain, at ano ba ang itsura ng buhay. Diba? Kung kayong mga nasa Middle East, alam ko magkakaibaran ang lugar natin, pero tayo magsuportahan. Ganyan lang kung nakaka-relate kayo kasi nasa Middle East din kayo, ganito lang ang buhay natin dito, di ba? Bahay, trabaho, minsan gala, inom, kape-kape, ganyan lang. Kasi alam naman dito,
Ewan ko sa ibang parte ng Middle East, ha? Sa Dubai, alam ko, pwede ang alak, eh, di ba, amiga? Mm. Ang alam ko, pwede ang alak doon, medyo legal doon. Pero dito kasi talagang hindi to pwede ang alak dito. Kaya ang alak, kinalimutan ko na. Dahil hindi ko na rin natanggap ng aking kon. Kasi nakalimutan ko na ang lasa ng alak. Kaya medyo, dati maininom talaga ako. Pero naiiwasan pala yun habang pag tumatanda ka. Medyo naaayawan mo na rin yung alak. Lalo na kung hindi kayo mang araw-araw umiinom. Siguro kung nasa Pilipinas ako, maininom ako. Pero nung matagal na akong binatikin ng alak, ayaw ko na rin. Hindi ko na rin siya hinahanap. Dati rin ako nagsisigarilyo. Ngayon, tinigil na rin natin kasi hindi na rin maganda habang tayo tumatanda. At gastos din eh. Importante, nakasave ka. Yung pera ba, save mo na, di ba? Parang bisyo lang yan eh. Mauwi tayo sa itlog, bawa may kusan pa tayo mapunta. Ayan, dito na. Ayan. Sumahan nyo kasi, kainan na naman to. At ang tapsilog ng aking amigang asawa. Ang pweba, olive oil ang nilagay ng amiga sa kanyang pagpiprito ng tapsilog. Tapa naman. Ayan na, tapos na ang itlog. Tapa naman. Ayan. Ang bango. Ayan. Ang importante dun eh, yung gawa ng amiga, nag-effort si amiga sa paggawa ng tapsilog. Amiga, paano mo ang binaba dyan? Inabag ko ng maraming bawang at paminta, tapos konting toyo, suka. Tapos overnight. Overnight. Yun! Ayos na naman. Balikan natin siya. Pagkakain na lang. Ayan, ang mga medyo. Medyo ang ginawa mo, Calvin, medyo ginawa sa mga sauce. Hindi ko alam na kung ano yung sauce. Madalas kami kinakain din sa Bungalo. Alam ko sa Tondo meron yun. Yung Bungalo Tapsihan. Sa Paranaque. Yan. Bungalo Tapsihan. Doon ako na madalas kumain ng Tapsihan. Yung kakalagyan mo. Ketchup. Yan. Tapos yung shoutout sa Tapsiluga na kinakainan ko. At saka din sa Tapsihan. Yan. Yung Tapsihan yung Atoy's. Tapsihan. Yan. Itong gagawin ni Amiga, sinangag naman to. Tapos ipa-fry niya itong bawang lang, itatapin sa sinangag. Yun na, ang tapsilog, nabuo na. Dahil nga natin, pagalito na. Ito na ating tapa. Sinamahan ng itlog. Talog. Kasi wala pa yung sinanag, talog na. Ayan. At ready na rin ang amiga yung kanyang kawali sa kanyang pagsasangag. At ito nga yung aming leftover. At ang kanyang bawang. Amoy na amoy. Amoy pa lang. Ulam na. At ito na nga, sema lang ni amiga. Ang ginamit kong mandika dyan ay yung olive oil. Pinagprituhan ng tao. Siyempre, kailangan magtipid-tipid tayo. Siyempre, mas mahirap ang buhay. Kailangan magtipid. Ika-com niya yan. Ito-toasted lang niya. Amiga yan. Tapos, yun na. At kain na tayo. Eto na. Ang tapa ng aking amigang asawa. Titikman na. Excited na ako dyan. At habang eto, naghihintay sa akin, huhugasan ko to. Eh, umusok-usok. Pag binaman niya amiga yan, ako maghuhugas na. Ang kay amiga ang pagluluto, akin ang paghuhugas. Yeah. Dishwasher, siya ang chef. Ako ang dishwasher.
At eto na mga amigo at amiga, dito na kami sa aming kwarto at tayo kakain na. At kung kayo ay relate nga at kayo isang OFW, kalimitan at minsan talaga sa kwarto talaga nagkakainan yung mga OFW katulad namin ng aking amigong asawa para komportable or para siyempre may mga kanya-kanya tayong kwarto dito. Yung iba tulog pa, ayaw natin manggising, ba maingay, mga ganun ba. Kaya dito tayo sa kwarto kumakain. At pwede naman, hindi naman bawal. Kaya si Amiga ngayon ay nagtitimpla na ng kape. Sabi ni Amiga, breakfast hindi kompleto pag walang kape. Ayan, yan na yung topsilog at ito na yung sinangag ni Amiga. Hindi ko na pinakita yung pagluluto ni Amiga ng sinangag. At sinangag lang naman yan, alam niyo na yan. At ito nga yung ating magahan at ito rin yung ating view sa labas. Ayan o, ang init. Summer na dito sa Kuwait ngayon. Ayan o, ayan yung labas namin ni Amiga. Ayan o. Ito nga pala yung picture natin nung prenup natin to, nung ikakasal tayo, no? Ayan o. Na, lagi yan yung makikita ang picture namin. Yung pambatong picture ni, yung pambato namin yung picture ni Amiga, yung picture na yan. Summer na yung magmumukha na yun. Ayan o. Pakita natin yung ating anniversary. Ayan o. Guide Anne, March 17, 2016. Ayan. Ito yung aming giveaway natin to, Amiga. No? Ito yung aming giveaway nung ang kasal namin. March, summer, kailangan tayo. Ayan o. March 17. Ayan o. Guide Anne, 2016. At balik tayo dito sa ating kon. Lutuan na. Kain na na. Ayan. Tara, samahan nyo kami. Ito yung top silog. Pukosan na natin. Ayan, ang gait ng alam ni ikaw. Meron pa akong server dito. Ayan. Ito yung ating sinangag. Ayan o. Usok-usok pa yan. May init. Init. Ito ang ating tapa at itlog. Ayan o. At ito ang ating kape. Walang asukal to, Amiga, no? Stevia. Ayan. Sweet and low. Ayan. Itong aking asukal. Ayan. Sweet para low. Ayan. Sweet and low kasi si Amiga. At kalimitan kasi, black coffee lang ako. Lalo na pag siguro tanghali, black coffee lang talaga. Ngayon lang ako may asukal at saka creamer. Pero, Creamer. Ha? Nagsasawa ako na. Nagsasawa minsan ako sa black coffee. Makaiba naman. Pero, kadalasan talaga, o madalas, black coffee tayo. At yung pinapanood nyo, yan, paki-like, subscribe, and comment na rin, and share. Don Quixote, Buhay Kuwait. Ayan po, ang aming background. Habang kami ay nagbe-breakfast ng aking amiga asawa, samahan nyo kami, kain na na. Amiga, baka may sasabihin ka. Kain na po tayo mga amigo-amiga. Yun. Kumain niyo po ang aking tapa. Masarap yan. Tapa gawang amiga. Tignan natin. Pakita natin sa kanila. Wala munang suka. Ito yung tapa ni amiga. Yan. Parang kilala ko nasa likod ko. Ay, no, sino ba yan? Ayan. Perfect. Yan. Game. Tignan natin. Masarap. Hindi na lang magsasawan. Ba? Ito nang sasahan. Diba? Mm-hmm. Hap. Kaya natin ang kayo. Mm-hmm. Ang sarap. Pero meron akong suka dito na may bawang pa rin. Perfect. Nalala ko na. Yung kinakainan ko sa Laguna. Ato is pork chop at saka durings. Pork chop. Yan, masasarap yan. Malapit yan sa may Perpetual sa Binyan. Shout out sa mga taga Binyan. Taga Quarantine Meridian. 10 years ako sa Binyan. O hindi lang 10 years. 10 to 12 years pa sa Binyan. Golden City. Yun. Kanlalay. Doon kami tumira. Diyan kami nagtagal. Golden City, Kanlalay, Binyan, Laguna. Yan. Shout out sa inyo. Yan. Pandaras akong kumain dyan sa Topsilog.
Nunggalo, Tapsihan, kay Atoys at kay Dorigis. Yan, masarap dyan. At ito na, ang aming breakfast ni Amiga. Amiga, wala na bang sasabihin pa? Wala na po, kasi gusto na ako. Gusto na kumain, no? Siguro mahaba na ang ating video at pinakita lang namin sa inyo ni Amiga ating umagahan ngayon dito sa Kuwait. Anong araw ba ngayon? Saturday. Sabado? It's our day off. Day off namin ni Amiga at relax-relax, enjoy-enjoy lang, happy-happy lang, hindi lang naman gusto natin sa buhay. Makapag-almusal. Ang makapag-almusal, nag-alarm pa kami ni Amiga para lang makapag-almusal. Kasi pagka yung regular day na yung pasok talaga namin, pagkagising namin, diretso ligo, pagkatapos maligo, tsaka palang kakain. Ano na yun? Brunch na yun. Breakfast at panghalian. Tapos kain ulit namin yung pag-uwi na galing trabaho. Yun lang. Paano ba, Amiga? Share ko lang. Please don't forget to like and subscribe. Don't get out the channel. Ano po?